Hey, what's up guys? This is Dudes Mirende and you are watching at my channel. Anyway, iba yung topic natin for today kasi gusto nating tulungan yung mga kababayan natin na mga caregiver na gustong magtrabaho dito sa Canada. So yung topic natin for today is about for them. So hindi lang tayo naka-focus dun sa mga butchers na mga kapatid natin na nasa Pilipinas. Tutulungan din natin yung ibang mga kababayan natin na talagang gustong makarating dito sa Canada para mamuhay dito at the same time magkaroon ng magandang trabaho. So yung topic natin for today is about sa caregiver. Magkano ba yung sahod ng isang caregiver pag naka-launch siya ng job dito sa Canada? Number 2, ano ba yung mga unique skills na dapat taglay niya para maging matagumpay siya na caregiver dito? Number 3, ano ba yung mga duties and responsibilities na gagawin niya pag nandito na siya? At saka yung kasunod, ano ba yung ways, ano ba yung requirements from the Philippines na pag-apply para makarating dito sa Canada? And yung last is, saan sila mag-apply? Sa direct hiring at sa mga agencies na meron tayo sa Pilipinas. So, yun yung mga topic natin for today na dapat malaman ng isang caregiver para maging successful sila pagdating sa pag-a-apply nila. At maganda kasi na may knowledge ka na ano yung mga ways, ano yung mga qualities na hinahanap ng isang employer dito para makapagtrabaho talaga kayo dito. Kasi yun naman talaga yung target natin na magkaroon kayo ng magandang trabaho dito sa Canada. So, don't go away. I'll be right back after this short introduction. Like a bell cut. And welcome back! Anyway, maraming nagtatanong sa atin ng mga kababayan kung in demand ba talaga yung caregiver dito sa Canada. Oo, and actually in demand siya. It's either leave out meaning to say, magstay ka outside sa company or sa bahay ng aalagaan mo. Pag tinatawag nating live-in is magstay ka talaga dun sa bahay na aalagaan mo. Kaya in demand dito, kasi lahat ng tao dito ay may mga trabaho yung pamilya nila. So walang mag-aalaga sa may mga kapansanan, lalo-lalo na sa mga matanda, sa mga bata. So kailangan talaga nila dito yung mga caregiver na mag-aalaga sa mga kamag-anak or mga magulang nila dito. So hinahanap nila palagi yung Pilipino kasi yung maganda Kasi yung Pilipino is may puso kasi Iba mag-alaga talaga pag Pilipino. Kaya in demand dito yung mga Filipino na mga caregiver. It's either live in or live out. So maraming nagtatanong sa ating mga kababayan kung magkano ba talaga yung sahod pagdating dito sa Canada. So ayon sa Canada Bulletin, kasi doon tayo tumitingin ng sahod nila. Usually yung sahod is per year is $30,600 yung yearly income ng isang caregiver dito. So, yung range naman dito is $9 to $19.25 per hour. Pero usually, $18 yung kadalasan binibigay ng employer. Nagdidepende talaga yan sa performance din. Pero first entry talaga is $18 per hour. May mga $15 kasi dito sa Alberta, yung rate talaga dito is $15 per hour. Pero usually yung binibigay nila is $18 per hour. And then nag-i-increase yan yearly. Nagdidepende din yan sa employer nyo kung magkano yung offer nila sa inyo. So at least maganda na sahuran yan. Kasi i-convert mo yan sa peso value, malaki na talaga. Yung pagkakaiba ng live-in is free na yung bahay, free na yung pagkain. So medyo malaki yung bigayan pag live out, kasi yung live out kasi walang free na bahay, walang free na pagkain, walang free na transportation. So I suggest pag makahanap kayo ng live in, mas maganda kasi wala na kayong gasto sa pamasahe nyo, sa pagkain nyo, at the same time sa bahay nyo. So mas malaki yung matipid nyo pag live in talaga yung hahanapin nyo dito. Sa panaman natin, ano yung unique skills na dapat meron kayo pag gusto nyong maging isang caregiver dito sa Canada? So number one, kailangan may compassion kayo. So pag nakita nyo yung pasyente, hindi naman pasyente, yung inaalagaan nyo pag may mga problema sila,
dapat alam nyo paano i-resolve ito. Ano yung tactics nyo? Paano nyo ma... Kumbaga, anong attention? Ano yung ways nyo para matulungan sila sa mga problema nila? Usually naman, health yung problema dito. Minsan, iba-iba yung problema eh. So kaya kailangan, alam nyo paano atakihin or paano tulungan yung inaalagaan nyo pag isang caregiver kayo. Para mas maganda yung impact, mas maganda yung outcome ng magiging trabaho nyo dito. So kailangan talaga is alam nyo paano alagaan, alam nyo paano intindihin, lalong-lalo na pag may mga problema. Especially pag matanda talaga may mga problema. So dapat alam nyo paano ba mag-go with the flow, paano ba sila intindihin, paano ba atakihin yung mga problema nila na at least makakatulong din naman kayo sa kanya. So dapat may compassion talaga kayo sa inaalagaan nyo. Yun yung unang characteristic or skill na dapat taglay nyo. Number 3 is magiging observant kayo. So, observation. So, hindi lang na taglay nyo kung magaling kayo mag-English or French. Kailangan marunong din kayong mag-observe ano yung nangyayari sa inaalagaan nyo. Kailangan intindihin nyo sila. Kailangan ramdam nyo ano yung nararamdaman nila. Kasi, yung iba kasi, nahihirapan magsalita. So, dapat alam nyo or pakiramdaman nyo ano yung needs. Ano yung gusto nila, ano yung needs talaga nila. So dapat mararamdaman mo yan as nag-aalaga sa kanila. Kasi yun yung hinahanap nila eh, na hindi lang magaling sa verbal, kailangan observant din kayo na alam nyo ano yung nangyayari, alam nyo ano yung kailangan ng inaalagaan nyo. So yun yung skill na dapat taglay mo. Number 4 is interpersonal skills. So, dapat maging open kayo, maging friendly kayo, maging ano kayo, you have to keep in touch with your client or yung inalagaan nyo. At the same time, pag nasa ano naman kayo, yung marami usually dito, may mga home for the aged, kung dun kayo naka-assign, dapat you have to be approachable, you have to be positive all the time na hindi sila mamamoblema kung kasama kayo. So, approachable kayo, and then, sociable kayo and be friendly to them kasi yun yung kailangan nila eh. Yung taong mag-aalaga sa kanila is comfortable sa talaga sila. Kasi yun naman ang importante talaga eh, na madali nilang lalapitan yung taong nag-aalaga sa kanila, madali nilang, kumbaga kung may mga concerns sila, malalapitan. Yun yung pinaka-importante, maging sociable kayo with in terms sa pag-interact sa kanila. So, hindi lang naman sila yung ini-interact nyo, kundi yung pamilya nila o yung lahat na nasa paligid mo, dapat maging open ka din sa kanila para maging maganda yung output ng trabaho mo as caregiver. The number 5 is time management. So, kailangan talaga i-manage mo yung time, especially pag live-in kayo. So, kailangan nakasystem yung time management nyo. Ano yung first na gagawin nyo, ano yung second na gagawin mo, and so on and so forth. So, dapat... Kumbaga, gumagawa na kayo ng mga task for the day para maging organized siya. And then, ano yung mga kailangan mong gawin para sa kanya? Ano yung talagang yung kailangan talaga ng kliyente or ng inaalagaan nyo? So, i-manage nyo yung time nyo kasi yun yung pinaka-importante. Para maging productive naman yung daily routine mo. Yun naman kasi yung hinahanap nila eh. Yung productive at saka nakasystem ka para... yung output para yung inaalagaan nyo magkakaroon ng magandang interaction sa iyo or maganda yung araw-araw na buhay nila with you. So yun yung pinaka-importante, i-manage mo talaga yung time mo with them. Number 6 is organization. So dapat maging organized kayo, hindi lang sa mga gamit nyo, kundi organized din kayo sa sarili nyo. At saka maging organized kayo sa pag-deal din sa kanila. Kasi yun yung pinaka-importante eh, na aside sa nakasystem na, organized pa yung lahat. Kasi yun yung hinahanap ng mga employer dito sa Canada na kumbaga nakasystem, naka-organize na yung
yung caregiver nila para naman matulungan talaga yung inaalagaan nila ng maayos. Kasi pag organized kayo, everything will actually follow. So maganda yung result sa trabaho nyo. At the end of the day, okay yung trabaho nyo, walang reklamo yung magiging employer nyo dito sa mga inaalagaan nyo. Number 7 is cleanliness. So hindi lang sa cleanliness ng inaalagaan nyo, yung pinapaliguan nyo sila, sinusuklayan nyo sila, nililinisan nyo sila, hindi lang yan. So dapat kailangan mo rin linisan yung surroundings na pinagstayhan nyo. So yun, kasi maganda din kasi pag malinis talaga yung paligid. So dapat malinis kayo, kasi sa health kasi importante, lalong-lalo na pag matanda yung aalagaan nyo or bata man yung aalagaan nyo or may kapansanan man yan. So cleanliness talaga yung maganda dun, kasi iwas sa mga sakit-sakit or complication talaga. So you have to be clean, not for yourself but sa inaalagaan nyo at the same time sa surroundings. So total package na yan na expected ng employer na malinis kayo, not just sa sarili nyo kundi sa paligid nyo. So yun yung kailangan nila. Number 8 is patience. So kailangan maging pasensyoso kayo, kasi usually pag matanda may mga attitudes na yan eh. Yung may mga sakit, may mga attitudes yan. Yung mga bata, iba din yung attitudes. So kailangan taasan nyo yung pasensya nyo para magtatagal kayo as caregiver. Kasi pag wala kayong pasensya, hindi talaga kayo magtatagal. Eh madali kayong magalit, hindi kayo comfortable sa trabaho nyo. So dito, you will really last or magtatagal ka sa trabaho mo pag tinataasan mo yung pasensya mo. Yun lang naman yung importante eh. You really have to love your work and then everything will follow. Yun yung sabi ng mama ko, kasi dati kasi sa trabaho ko rin, hindi ako masyadong madali akong mapagod, madali akong magsawa. So importante lang dun is put love sa ginagawa mo, kasi magkakaroon ka ng pasensya, magkakaroon ka ng magandang dedikasyon sa trabaho mo pag may love ka sa trabaho mo. So patience is actually in need talaga para maganda yung output at saka tatagal ka talaga sa trabaho mo. Number 9 is flexibility. So dapat as a caregiver, flexible ka sa sarili mo, hindi lang sa schedules mo, kasi nagbabago yan eh. Hindi lang sa attitudes nila yung ina-adjust mo. Kailangan i-adjust mo lahat. Kailangan i-adapt mo lahat ng mga changes. So dapat maging flexible ka para maganda yung output. Kasi hindi mo naman masasabi na ganito siya palagi. Mag-change yan. Yung mga moods, yung environments, saka yung people around you, nagbabago-bago yan. So kailangan maging flexible ka. Then sa shifting mo rin, kung ano yung trabaho mo, dapat open ka sa mga ganun. Kasi especially may mga emergency, tapos wala na sa trabaho mo. So kailangan talaga na you have to adjust, you have to adapt kung ano man yung nature ng trabaho mo. So you have to be flexible all the time. Number 10 is initiative. So alam ko naman yung mga Filipino is mga resourceful, mga initiative yan. So hindi na kailangan na every now and then tinuturuan ano yung trabaho nila. So kailangan caregiver ka, mag-initiate ka na kahit na hindi ka inuutusan, alam mo na yung ginagawa mo. Hindi ka na dapat, ito yung gawin mo, hindi dapat ganun. So dapat maging initiative ka kung ano yung dapat gawin mo, ano yung mga gagawin mo para maganda yung pakikitungo mo sa kliyente mo or sa inaalagaan mo. At the same time, hindi na mag-worry yung employer mo na utos lang ng utos sa'yo, eto yung gagawin mo, hindi na. So dapat maging initiative ka kung ano yung nakikita mo na dapat mong gawin, gawin mo na. Huwag ka na mag-antay na uutusan ka pa. And last, yung physical strength mo at saka yung stamina mo. Dapat alagaan mo talaga yung katawan mo, kasi yun yung puhunan natin. So kung may mga bubuhatin kayo, like for example yung mga groceries, alalayan nyo yung mga matatanda, paalalayan nyo yung mga bata or yung may mga sakit, kailangan kaya mo yan. Kasi hindi lang naman lahat caregiver is nagpapakain lang. So nag-aalaga ka talaga, kailangan mo rin talaga ng lakas ng katawan mo para magagawa mo yung trabaho mo. So I suggest mag-vitamins ka talaga during sa trabaho para
walang problema sa katawan mo. Kasi importante talaga yung ano eh, physical na strength natin para sa trabaho natin. O ano mang trabaho meron tayo, yun talaga yung importante para magampanan mo yung trabaho mo ng maayos. So, yun yung 11 unique skills na dapat taglay mo as caregiver. So, kung gusto mo o nagbabala ka na magiging isang caregiver, dapat taglay mo yun. Kasi magiging effective ka na caregiver anywhere. Kahit na hindi ka sa Canada mag-apply, pag taglay mo yung mga skills na yan, talagang very much qualified ka. At the same time, satisfaction ng client mo o inaalagaan mo yung result ng trabaho mo. So, dapat taglay mo yun, dala-dala mo yun, puhunan mo yun as caregiver dito sa Canada. So, yun talaga yung hinahanap nila, na may ganun ka na capacity, may ganun ka na skills para magampanan mo ng maayos yung trabaho. Yung next naman natin na topic is about yung duties and responsibilities. So, iba yung skills na tinalakay natin earlier, iba din yung mga trabaho nyo na magiging pag nandito na kayo sa Canada. So, importante, alam nyo ano yung mga gagawin nyo. So, nasa screen, yung mga trabaho nyo na gagawin pag nandito na kayo. At saka, hindi lang yan. May mga instances din na may mga trabaho na ibibigay sa inyo na wala dyan. So, dapat maging handa din kayo. So, kailangan talaga na ano kayo eh, kumbaga observant, at the same time, yung initiative nyo talaga is mataas yung level niya. Kasi, kailangan yung tanggapin na yung trabaho nyo is wala na dun sa duties and responsibilities nyo. Pero part pa rin yan ng trabaho nyo. Kasi may mga employer na ganun eh, na kahit hindi mo na line o hindi na scope ng duties and responsibilities mo, pero pinapagawa pa rin sa'yo. As long as kaya mo, gawin mo lang. Kasi maging open tayo eh. Kasi we are working with them. So as long as hindi nakasakit sa atin, as long as nakakatulong tayo, part pa rin yan ang trabaho natin na dapat nating gampanan. So, expect tayo sa mga duties and responsibilities na wala sa scope ng kontrata natin or kontrata nyo as caregiver. So, dapat open kayo sa mga ganyan. And then now, pag-uusapan naman natin, paano ba mag-apply as caregiver sa Canada from the Philippines papunta dito? So, you should really have to meet the qualification. Number one is, do complete secondary plus not at least 2 years post-secondary education. So, usually dito sa Canada ngayon, nagbabago-bago kasi eh. Last time, okay lang sa kanila yung high school graduate. Actually, okay lang din naman pag high school graduate eh. Wala namang problema. Pero ngayon kasi dito, pag mag-a-apply ka ng permanent resident mo, eh, kailangan na kasi mag-apply. Yung procedure is nag-iiba eh. At least may 2 years in college ka. Kasi requirement nila, at least naka 12 years sa schooling ka. Sa atin kasi sa Pilipinas, 6 years sa elementary, so 4 years sa high school. So how many years na nag-spend ka? 10 years. So kulang talaga siya ng 2 years. So 12 years dapat yung qualification nila dito na mag-apply ka as permanent resident. So yung ginagawa nila dito is, yung mga kasama ko rin, ganun eh. So, ina-advisean sila na mag-aral sila dito for 2 years, kahit na online, para mabatak lang talaga nila yung 12 years as qualification para mag-apply ka ng PR. Pero wala namang problema yan. May mga high school graduates din naman na tinatanggap as caregiver. Pero mas maganda, at least, naka 2 years kayo sa college. Pero ngayon, iba na kasi yung program natin sa Pilipinas eh. K-12 na tayo, so pasok yan pag gusto nyo maging caregiver dito. So, walang magiging problema pag mag-apply kayo as permanent resident. Pero pag high school graduate lang talaga kayo, expect kayo na hihingan kayo ng 2 years na mag-aral kayo dito sa Canada para qualified kayo sa pag-apply as permanent resident. Pero pag college graduate din naman, or naka-vocational kayo, wala na yung problema. Sobra na kayo sa qualification na kailangan nila. So, mas maganda nga yung college graduate eh, kasi mahaba-haba yung years na napag-aralan nyo. Number 2, kailangan nakapag-aral kayo sa TESDA Accredited School for Caregivers sa Pilipinas. Kasi importante yan na may mga basics kayo na knowledge with regards sa pag-aalaga ng matanda ba yan, may kapansanan, or bata talaga. And then, at least may 2 years or 3 years experience din kayo full-time
sa employer sa Pilipinas. So kailangan talaga may experience aside sa pag-training you sa TESDA, may experience talaga kayo na continuous 2 to 3 years can do. Kasi kailangan nila ng certificate of employment sa employer niyo. So importante 'yan. Kahit na usually naman may ang iba may SSS remittance, ang iba naman wala. As long as okay lang naman kahit walang remittance sa SSS, as long as ma-defend mo talaga bakit walang remittance yung employer mo sa Pilipinas. Malay mo kung maliit lang yung bahay na or hindi ganun kayaman yung inaalagaan mo. So, hindi talaga sila kaya magbayad ng SSS para sa'yo. So, pwede mo namang pwede mo yan ma-explain. Kasi, hahanapan ka talaga ng SSS records with regards sa employment mo sa Pilipinas. So, pwede mo panoorin yung vlog ko with regards sa SSS. Actually, nandun na yung mga nasa screen. Panoorin nyo yan, ano yung ideas na kailangan nyo para sa SSS na explanation pag wala kayong SSS. Pag nasa English cities naman kayo dito, kasi dalawa lang yung language, French or English. So kung sa English cities naman kayo maka-assign, so kailangan you know how to speak, you know how to read, and you know how to understand, yung importante yun. And then pag nasa sa Quebec area naman kayo, kailangan alam nyo din yung French. So, mas maganda kung alam niyo yung French doon kayo mag-apply sa mga cities na French yung ginagamit nila. Pag sa English naman, doon ka naman sa cities na English yung ginagamit nila. Kasi malalaman mo rin naman yan sa agency sa Pilipinas kung saang city ka ma-assign. Or kung direct hiring din naman, malalaman mo rin naman yan sasabihin ng employer na eto yung kailangan namin, French yung dapat alam mo yun. So, yun. So, kung French, pag-aralan mo. Kung English, pag-aralan mo rin. Kasi importante yung talagang communication skills mo pag papasukin mo yung pagiging isang caregiver. Hindi naman, pag caregiver kasi, hindi naman kailangan nursing graduate ka or nurse ka sa Pilipinas. Pero, mas maganda kung nurse ka. Yun yung caregiver yung a-applyan mo. Or may nurse naman talaga na hiring din yung Canada para dun. So, caregiver, hindi siya usually nursing student ka. Hindi. Any courses, as long as may experience ka as caregiver sa Pilipinas, and then may TESDA ka, can do. And number 4 is written employment contract of your future employer. So, may contract naman, magbibigay naman yung employer ng contract sa'yo pag mapili ka na o ma-hire ka na. And then the next one for that, number 5 is LAMIA. So, they will be providing LAMIA for you para lalong-lalo na pag ma-hire ka na, makapasa ka na sa interview, so LAMIA yung ibibigay sa'yo as entry dito sa Canada. So, nasa screen yung meaning ng LAMIA. Yan, yung next topic natin naman is where to apply. So, kung gusto nyo mag-apply as direct hiring, pwede kayo makapaghanap ng trabaho sa Job Bank of Canada. I-search nyo lang yung Job Bank sa Google, and then i-type nyo yung caregiver kasi maraming nagpo-post sa Job Bank ng mga employers dito sa Canada. Usually dati, doon kami nag-a-apply sa Job Bank kasi required talaga ng Canada government na mag-post yung mga employers sa Canada. Example, pag naghahanap sila ng caregiver, magpo-post talaga yan sila. It's either makakita sila ng caregiver dito within the Canada or outside the country. So makikita mo doon, pwede mo apply yan kasi may mga naka-post naman dun yung requirements nila, yung mga contact email addresses nila. So, pwede mong i-email yung mga credentials niya sa kanila. So, mas maganda pag ganyan ay mag-send talaga kayo ng pictures niyo as caregiver kayo para prove nila na, oh, caregiver talaga to. Aside sa resume, sa certifications, sa certification sa pag-training niyo, sa TESDA, yung passport niyo, yung ano pa ba yung kailangan, diploma, TOR, at saka yung ayun. So yun yung mga nasa screen para organize tayo. Yun yung isa nyo sa kanila. So mas maganda talaga pag mag-send kayo, lalong-lalo na sa Job Bank ng mga employers, lagyan nyo talaga ng pictures na nagpapatunay na kayo isang caregiver.
So yun din yung basis nila. Ah, caregiver pala talaga siya. May pictures. So yun. And then yung last is, yan nasa screen, i-post ko sa screen lahat, yung mga agency sa Pilipinas na nagki-cater ng mga caregiver applicants. So, nasa screen. So, magpili lang kayo ano yung mga agencies na applyan nyo. And then, yun, kailangan nyo talaga na magpasa doon ng mga requirements nyo. Ipang-send copies nyo lang, scan copies rather, sa mga email addresses na yan. And then, mag-antay kayo ng feedback pag shortlisted kayo. Same din sa job bank. Kasi sa job bank din naman, maraming nag-a-apply eh. Not just in the country Canada, pero outside the country, marami kayong kompetensya dyan. So, mag-antay kayo kung shortlisted kayo. Same din sa agency sa Pilipinas. Marami rin caregivers na nag-a-apply. Kaya, nagde-depende na lang yan sa mga pinasa niyong requirements kung ma-shortlisted kayo. Kasi if you are qualified for the position naman, tatawagan kayo ng agency para ma-interview kayo ng employer. So make sure sa pag-apply nyo, ipasa nyo na yung mga prerequisite na mga requirements na kailangan para qualified talaga kayo. Kasi even myself, pag ako yung employer, resume lang yung pinasa nyo. Hindi siya competitive. Dapat talaga kumpleto yung mga requirements na pinasa, ipapasa mo sa agency para kasama kayo sa shortlisted nila. And then next level noon is ma-interview naman kayo ng employer sa Canada talaga. Yan, na-present ko na lahat. Sana nakatulong ako sa inyo. And eto pala yung tips ko sa inyo. Pag na-shortlisted kayo, tinawagan kayo ng agency nyo para sa interview. Lalong-lalo na ngayon is Skype lang yung interview eh. So yun, may nasa screen yung tips paano nyo ayusin yung Skype nyo. And then pag nakapasa na kayo sa final interview ng employer, next nun is, yan, nasa screen yung ano, may tips ako sa inyo para sa final medical nyo. Yan. Then sa biometrics nyo, sa PEDOS nyo, sa final briefing nyo, and then last is sa airport na, sa departure period nyo. So, yun, nakasystem tayo. So, may mga tips tayo dun na magagamit nyo during your application period bago kayo makarating dito sa Canada. So, yun lang yung topic natin for today. Sana nakuhanan nyo ng information, sana naging magandang tulong ito sa inyo, sa mga caregivers natin dyan sa Pilipinas, para naman sa pag-apply nyo ng trabaho dito sa Canada, wala na kayong magiging problema. Kasi usually naman, kailangan lang talaga natin na magkaroon ng tips, kailangan lang talaga natin na guided tayo sa lahat ng mga gagawin natin pag nag-a-apply talaga tayo. Kahit na anong trabaho man yung hinahanap nyo, kailangan naka-system kayo, kailangan naka may first step, second steps, ano yung gagawin nyo? So, nagbibigay ako ng idea para naman makatulong na makamit nyo yung pangarap nyo sa buhay nyo na magtrabaho dito sa Canada. Ay, yung mga ideas ko naman, kahit na yung position ko dito, butcher, pero marami ako mga kaibigan dito na mga caregivers. Hopefully, papayag na sila na magkaroon na ako ng interview with them. Kasi yung iba kasi busy. Tsaka ngayon din kasi bawal masyado yung personal na communication with them. So, bawal pa yung mga bisita dito. Kaya, wala akong masyadong ways na para makausap sila. Pero lahat ng mga information na binibigay ko sa inyo ay actually detailed yan. At saka, yun talaga yung magagamit nyo sa pag-apply nyo. Always remember na, pag makarating kayo dito sa Canada, malaking tulong ito sa pamilya nyo dyan sa Pilipinas. Kasi, maganda dito tumira, maganda dito magtrabaho. Kasi yung value ng Canadian dollar pagdating sa Pilipinas, malaki talaga. So, sana magiging guided kayo sa mga nagawa kong mga tips sa inyo as caregiver. And then, I'm praying na makamit nyo rin yung pangarap nyo sa buhay nyo na magkapagtrabaho dito sa Canada or anywhere kung saan nyo gusto. So, yun talaga yung dapat nyo na tandaan, dapat na nasa isip nyo palagi ano yung
mga gagawin nyo, ano yung dapat meron kayo para swak kayo sa posisyon na applyan nyo. So until next time, have a great day. Paalam! Like a hell cut.